Well, right as Russia began attacking Ukraine, Vladimir Putin declared war in a speech on national television. Ukraine's army says its armed forces are pushing further into the northeast Kharkiv region as it makes significant gains in a counteroffensive. Isang bilateral na pulong ang naganap noong September 16, 2022 sa pagitan ni Russian President Vladimir Putin at Indian Prime Minister Narendra Modi na ginanap sa Uzbekistan. Napag-usapan ni Putin at Modi ang nagpapatuloy ngayon na digmaan sa Ukraine at Russia, ang digmaang hindi may pagkakailang napakadami ng buhay ang nasawi sa magkabilang panig at nawasak ng mga establishmento at ari-arian sa Ukraine. Sa pag-uusap ng dalawa, naging concern si Modi hindi lang sa Russia kundi maging sa Ukraine at sinabi nito kay Putin na batid umano niya na ngayon ay hindi panahon ng digmaan. Nakikipag-usap na din daw siya kay Putin noon pa sa telepono hinggil sa digmaang ito at sinasabing ang demokrasya, diplomasya at pakikipagdialogo ay nagpapanatili sa mundo na magkasama. Sa mga sinabi na iyon ng Prime Minister ng India, malumanay namang sumagot si Putin kay Modi at sinasabing naintindihan niya ang mga alalahanin ng India kaugnay sa conflict na nangyayari ngayon sa Ukraine at Russia. Marahan ding sinabi ni Vladimir Putin na nais niya nang matapos ang naturang digmaan sa lalong madaling panahon. Ngunit ang pakikipagnegosasyon ay tinatanggihan ng Ukraine at gusto daw talaga nilang makamit ang sariling layunin sa larangan ng digmaan. Gagawin daw ni Putin ang lahat para matigil na ang labanan sa lalong madaling panahon. Tanging sa kasamaang palad nga lang dahil salungat dito ang pamunuan ng Ukraine at nagpahayag ng pagtanggi sa proseso ng negosasyon at sinasabing nais nilang makamit ang kanilang layunin sa pamamagitan ng paraang pangmilitar. Nangyari ang pagpupulong ng dalawang lider sapagkat noon pa man ay nagkakaisa na ang India at Russia simula pa noong Cold War at ang Russia ay nananatiling pinakamalaking supplier ng armas sa India. Sa kasalukuyan, kinokontrol ng Russia ang halos ikalimang bahagi ng Ukraine matapos ipadala ang mga sandatahang puwersa nito sa teritoryo ni Volodymyr Zelensky mula sa iba't ibang direksyon noong Pebrero. Matatandaan na sinabi ni Putin na kailangan nilang gumawa ng isang special military operation upang pigilan ang Ukraine na magamit bilang isang plataforma para sa pagsalakay ng mga bansang tulad ng Amerika at upang ipagtanggol ang mga Russian speakers. Ang Ukraine at ang mga kaalyado nitong Western country ay itinakwil ang mga argumentong ito bilang walang basihan, dahilan para sa isang imperial-style war of aggression at hinimok ang Russia na umatras ng walang anumang kondisyon. Samantala, noon lang September 6, naglunsad ang puwersa ng Ukraine ng isang counter-offensive sa Kharkiv region na ikinagulat ng mga puwersa ni Putin. Ang sorpresang mabagsik na pag-atake ng Ukrainian forces ay nagresulta sa kanilang muling pagbawi ng humigit-kumulang 8,000 square kilometers na teritoryo sa naturang rehiyon. Base sa ulat ng British Ministry of Defense, ang nangungunang military unit ng Russia na tinatawag nilang anti-NATO unit na mula sa 1st Guards Tank Army o 1st GTA ng Western Military District ng Russia ay binayo at napaatras ng mga Ukrainian forces mula sa rehiyon ng Kharkiv sa gitna ng kanilang matagumpay na kontra-opensiba. 388 pieces din ng mga mahahalagang Russian equipment ang kanilang nakuha sa pagitan ng September 7 hanggang 11 at 200 sa mga ito ay nasa maayos pa na kondisyon. Nawasak din nila ang nasa 49 na mga tangke, 24 na mga armored personnel carriers, 32 na mga artillery vehicles at multiple launch rocket system at 2 eroplano. Base naman sa ibang mga ulat na ang kakayahan ng Russia na i-counter ang North Atlantic Treaty Organization o NATO ay napakahina na dahil sa dami ng casualties sa ginawang sorpresang pagsalakay. Ang 1st GTA ay isa sa kinikilalang pinakamagaling na hukbo ng Russia na inilaan para sa pagtatanggol sa Moscow at nilayo na manguna sa mga kontra-atake sa kaso ng digmaan sa NATO. Ngunit sa ginawang kontra-opensiba ng Ukraine gamit ang mga armas na mula sa NATO ay walang nagawa ang magagaling na unit na ito. Bagkus na paatras ang kanilang puwersa at nabawing muli ang kanilang unang naagaw na teritoryo. Sa Crimean Peninsula naman sa siyudad ng Sebastopol na isa na ring naokupa ng Russia, binigwasan at winasak din umano ng Ukrainian forces ang halos 85% ng 810 Marine Infantry Brigade ng Russia na nakabase sa lugar. Sa mga matagumpay na counter-offensive na iyon ng puwersa ng Ukraine, ang puwersa ng Russia ay dumanas ng malaking kakulangan sa manpower at ang mga Russian service personnel ay nagkaroon na rin ng sobrang pagbaba ng moral na nagiging dahilan sa pagtanggi ng mga ito na bumalik sa combat zone. Ngayon mga kapatid,
kapatid sa sinabi ni Vladimir Putin na nais niya nang tapusin ang digmaan na sila naman ang nagsimula. Sa palagay ko ay nararamdaman niya na ang malaking epekto nito, hindi lang sa kanilang puwersang militar kundi ang tuloy-tuloy na pagbagsak ng kanilang ekonomiya. Sa isang digmaan, hindi lang naman kasi mga nasirang armas at pagbuo ng mga makabagong sandata ang pinaggagastosan ng isang bansa. Pinoproblema din ito kung paanong hindi babagsak ang kanilang ekonomiya na siya nilang pinagkukuhanan ng limpak-limpak na salapi. Siguro nga ay gusto na talaga niyang matapos ang labanan. Ngunit bago mangyari ito ay mayroon marahil siyang mga kondisyon na nais gawin ng Ukraine na hindi naman nagustuhan ng kabilang panig. Kaya bilang isang bansa na kinikilalang isa sa pinakamakapangyarihan ay tila pangit naman yata para kay Putin na basta niya nalang lunukin ang kanyang pride at iwanan ng ganun-ganun na lang ang Ukraine. Sa panig naman ng Ukraine, ganun din naman siyempre ang kanilang nais ang makamit ang kapayapaan sa kanilang bansa. Ngunit ang gusto nga nilang mangyari na kung willing talaga si Putin na matapos na ang kaguluhan, ay alisin na nila ang kanilang puwersa sa Ukraine ng walang anumang kondisyon. Subalit ang kagustuhan ng dalawang panig ay magkakontra, kaya hindi pa rin talaga matatapos ang digmaan kung walang susukong isa sa kanila. Ikaw kapatid, ano ang opinyon mo sa videong ito? Kung ikaw ang tatanungin, ano kaya ang magandang paraan upang matapos na ang mas lumalaki at lumalawak pa nilang digmaan? I-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba at kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!